Hi guys, welcome to my channel, Pinoy Gun Fanatic here. In this video, i-review ko tong Wii M1911 Gas Blowback Airsoft Pistol. So, simulan na natin. Ito yung box niya. Simpleng-simple lang. Yan. Taiwanese tsaka English. Nakasulat dyan. Ilalim. Wala. Buksan na natin. So, yun. Bubungan agad sa inyo is yung instruction manual. M1911. Gas-powered airsoft gun. Auto blowback. Gas type. For age 18 years or older. So, delikado na rin kasi yung mga gantong airsoft gun. Kaya dapat talaga 18 years and above yung gagamit. Or, kung bata man, dapat may patnubay ng magulang. So, yan, nakasulat sa manual is English and Taiwanese. So, di na natin pabasahin to. Ako na lang ang mag-i-explain sa inyo. Yan. Yan yung mga parts niya. So, yun lang yung laman ng instruction manual. Doon na tayo sa pistol. So, yung binili ko pala is dalawa na magazine niya. Ito yung isa, tapos yung isa nasa loob ng pistol. Made in Taiwan. So, yan. Ang ganda. Ang markings lang na makikita nyo dito is yung nandito nakasulat na 45 ACP. Nagbe-blurred. So yan, sa mga di nakakaalam, ang meaning ng ACP is automatic Colt pistol. So, ayun ang nagustuhan ko dito, yung markings niya na yan. At walang nakasulat na logo ng Wii. Kasi yung ibang pistol ng Wii nakalagay dito is Wii, tsaka sa magazine. So, pag tignan mo siya, mukha siyang totoo dahil nga wala yung logo ng Wii. Ito yung isa pang magazine. So, single stack magazine. 15 rounds, 15 BBs yung kasya sa kanya. Yan. Dalawang magazine. Chamber check. Walang bala. Konting history muna tayo about dun sa rail steel na 1911 pistols. So, ang 1911 pistol is dinesign ni John Browning noong taong 1911. Inadapt siya ng US Army noong March 1911 din. So, nagamit tong pistol na to sa World War 1, World War 2, Korean War, at Vietnam War. So, ngayon, pili na lang na US forces yung gumagamit ng 1911 dahil ang bagong issue sa kanila na secondary is yung Beretta na. So, kumbaga pinalitan na nila yung 1911. Pero syempre, mas maganda pa rin tong classic. Para sa akin na dahil fan ako ng World War weapons. So, mas gusto ko yung mga sinaunang barrel kaysa sa mga modern. Hindi ako fan ng mga double stack na ano 1911, yung mga tactical na 1911 tactical, di ako fan. Mas gusto ko yung mga ganitong, yung mga simple lang. Dahil nga classic. So, parts muna tayo. So ito yung hammer. Grip safety. So, itong grip safety, isa to sa magandang feature ng 1911 pistols. So, pag inas ako yan, wala tong gas, walang bala, walang magazine. Pag hindi mo na-press tong grip safety, kahit kalabitin yung trigger, hindi siya puputok. So, kailangan ma-press mo siya, at saka mo kalabitin yung trigger. So,
So yan, isa yan sa magandang feature ng 1911. So ito na yung, ang plastic lang pala dito is yung grips niya. Full metal yan. So ito yung fixed rear sight, fixed front sight, lanyard point, your grip safety, ito. I mean thumb safety, yan. Ito yung grip safety. Oops, nagalaw yung camera. Ang ganda niya. Fan na fan talaga ako ng mga ganitong baril. Kaya binili ko rin tong Ruger Mark 1. Yan, itong Ruger Mark 1, kaya binili ko rin to dahil kawig siya nung Luger P08. So yung Luger P08 is German pistol naman. Ito is American. So yan, dalawang classic na pistol. So yun ang mga hilig kong kolektahin. So syempre hindi mawawala sa ating review ang ating mahiwagang timbangan. Timbangin natin kung gaano ba siya kabigat. So with magazine, timbangin natin almost 800 grams. So ang timbang niya is 760 grams. So mabigat na rin. Pero ang nakalagay sa instruction manual is nasa 1,100 grams. So hindi totoo yun. So sa instruction manual, isang kilo daw tumigit. Pero pag tinimbang natin is 760 grams lang. So 3/4 lang, 3/4 kilo. So yun ang weight niya. Okay, accuracy test tayo. Ang gagamitin kong gas is Puff Dino Green Gas. Okay, puno na siya. So dalawang magazine gagamitin natin. At ang gagamitin kong BBs ay Jer BBs 0.23 gram BBs. So ang gagawin natin is 7 BBs per mag para medyo makatotohanan, dahil yung totoong 1911 is 7 rounds yung kasya sa magazine. So ang paglalagay ng BBs, pwede dito sa taas, kaso lang mahigpit siya, matigas siya. So meron siyang butas dito sa baba. Sa ganyo lang ng baba yung spring. Dito tayo maglalagay ng bala. Tapos, yan. Islant nyo lang para mahulog yung bala. Pag sa taas kasi, ilalagay yung bala, mahirap. 4, 5, 6, 7. So, yan. 7. Ayan ang gagamit natin sa accuracy test. Second magazine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan, 2 mags, 7 rounds per mag. Okay, simulan na natin. So yun guys, napaka-late ng groupings natin. Ang layo ko siguro is 25 to 30 feet. 0.23 gram BBs. So out of the box, hindi ko pa ina-adjust yung hop-up. So ngayon ko lang siya tinry ng sa accuracy test.
So, napaka liit ng groupings. Okay guys, more shooting test tayo. Ulitin natin, 2 magazine, 7 BBs per magazine. So yun na nga guys, ano ang masasabi ko sa Wii 1911 pistol na ito? So ang masasabi ko ay maganda siya, malakas, accurate, full metal construction except from the grips. Nakita nyo naman yung groupings niya, out of the box, hindi ko pa ina-adjust yung hapak. Out of the box, tight na yung groupings niya sa 30 feet. So powerful siya. Very realistic dahil nga yung bigat niya at yung blowback action. Sana nagustuhan niyo yung video na ito. Thanks for watching. Please like and subscribe.